Ito kahit tumulay ka rito sa isa, kaya kanyang ano, hindi may babali. Pero itong bago, nako, delikado. Paano ba pag ano nila yung kabir ng safer rooms? Nakano yan eh, naka-welding naman yung kabinaan. Naka-welding yan sa stair trusses niya. At iba yung pag-welding yan, naka-welding yan. Yan. Ang ginamit natin rito ay yung ano, Rose pan. Isang haba ay 22 feet. Tapos yung kabila naman yung color wheel. Medyo may design wheel. Tapos kinamitan na lang natin ng isolator. Yung bandang harap kasi ano lang naman yun eh. Naka-open na naman. Tapos yung dulo no yero niya. Yero. Gutter na lang. Para sa salon ng tubig. Tapos itong hagdan niya sa loob, kung ano yung itsura ng hagdan mula ground floor, yung mga formas na ginamit, yun din ginamit sa pagpunan ground floor. Isa lang yung formas niya. May bakal din siya. At saka guys, yung pag-finish naman, ang ginawa namin rito ay hindi yung makinis. Naka-ano lang. Tapos, ginamitan na lang natin ang ano, skin coat. Skin coat. Masilyahan yung skin coat. Saka liliyahin para kuminis. Kaya lang, kapag nagliliya na kayo ng skin coat na to, ay mamumuti talaga kayo. Mamumuti. Pero kagandahan lang, hindi siya basta-basta na yung crack. So ito, yan, crack lang yung lahat yung ano ba. Tapos ito, nakaka-skin coat na siya. Ito, may kaya napapansin nyo na kukunti lang yung mga video namin na kasi yun nga, inuulit namin. Hindi namin nakalain na ibablog pala namin mga guys. Ito naman eh, parang napagkatuwaan lang namin mag-asawa kasi wala kami magawa. Hindi namin nakalain. Dito, siyempre, lockdown tayo ngayon. Actually, nakadalawang lockdown na. Lockdown nung nakaraang taon. Hindi pala namin nakalain na pwede pala namin na-experience po sa inyo. Tapos, ngayon, 1 year na, March, April na ngayon. So, parang naulit lang. Parang naulit lang yung nakaraang taon. Kaya ito, naisipan namin. Siyempre, bawal. Bawal na tayo lumabas. Yan, sabi ko, kung anong tinignan namin yung gallery na lang namin ba? Sabi ko, picture. So, siyempre, kayo paano nakaano tayo na panood naman. Video mag-ano nga tayo. Isip namin na isama na lang sa content ng vlog namin, house construction. Pero ako naman, hindi naman ako talagang biyasa gumawa ng bahay. Kung kasi ano, yun lang, na-share ko lang paano nila ginawa. Pero sa sunod, pag nagawa kasi may kulang pa yung under construction pa naman to. Pinaka-taas nito ay yun pa yung gagawin doon. Yan. Ilalive natin yan para talagang kung paano ginawa o paano yung start yung gagawin nyo. So, at ito naman, dito sa mga ginamit naming mga pinto, hamba, ay hindi kami gumamit ng mga bago at saka hamba. Mga luma, yung mga pinaklas pa sa mga building, yung bang inaabot na tag 50 years. Kung kasi ano, lumang-luma na. Ito, yung kakilala kong gumagawa ng mga pinto ay yung ginagawa kasi nila puro luma, hindi nila gumagawa ng mga bago. Ang bago naman, ang mga kahoy, maganda naman. Ganda yung pagkayari talaga. Kaya nga, sabi daw, taglan eh. Ang problema kasi, yung si tatay nga, di ba? Gumagawa siya ng mga ganito sa probinsya. Ito yung trabaho ng tatay namin. Ang problema daw, pag taglamig, sumisikip. Pag bago kasing kahoy. Pag tag-araw naman, lumuluwa. Pag sa bago na kahoy. Sa bago. Kasi dati, nung nasa probinsya ako, nung binata ako, tumutulong ako kay tatay. Pag nilamber namin yung maugani, lalo na maugani. Ang ganda ng isura ng maugani. Pag na ano na namin yan, yung hamba na to, mga 2x5, 2x6, depende kasi sa laki. Pag nagawa namin yan, ang ginagawa ng tatay ko yan, no, ibibilad namin sa kalsada yan, no,
sa tapatag na lugar, tapos dadagan na ng bato para hindi umiwon. Yan kasi problema sa bagong kahoy. Kaya hindi kami gumamit ng mga bago, puro loma ito. Kaya yung mga pinagpunutan ng mga pako, madali na naman yan, masilya-masilya lang naman yan. Lalo na pag matigas, isara mo, matigas. Siyempre, kailangan yan. Takasan mo yung pagsara para masarap yan. Paano kung minsan may bisita, kala nila eh, nagdadabog ka. Hindi nila alam pinto kasi isara. Yun guys, yun nga yun. Yung mga napulot din namin ano, sa mga lupaluan. Tama na naman. Luma talaga, hindi naman mabago yun. Kaya sa matandang luma. Ayan, ito yung dito namin. Sa main door. Main door. Solid to. Ang bigat itong kahoy nito. Tapos, kitami. Ginawa naman namin rito, gumamit kami ng party flakes. Saka, yung parang mga parlina na kanto. Tapos, i-rebit lang yan. Hindi mo naman iniingin yung ano, yung suno. Pero, ito paano kapag party flakes yung lalo mo. Basta-basta na. Kasi hindi na ang suno. Pero, huwag naman ganun. Kung sa knowledge mo, hindi nasa kakasuro ito sa hindi mo sa pangasawin o lawanit. At sabagay, yung lawanit na yan, halos wala nang gumagamit yung mananang na rin. Pero sa probinsya natin sa amin, ganun din yung ano. Kumbaga sa ano, na-level up ng konti. Konti lang naman. Ayan, tapos dito naman tayo sa bago pinturahan ng Kesame. Ang mga dugtungan ng... Ang reflex ay ano ay nilagay dito? Yung gasa. Gasa. Yung... Ito yun, yung gasa na yan. Dinidikit yan doon. Parang, parang katulad yan sa... Dinidikit sa hard reflex na may dugtong. Oh, may dugtong. Sa gitna ng dugtong. Ang dalawang hard reflex. Para ang purpose kasi niyan, para hindi... Auto-trap. Dito, masilyahan mo rin yan. Dadaanan mo rin ng skin coat yan. Tapos, liliyahin. Liliyahin yan. Pagdating naman sa hagdanan, dito tayo sa ating hagdanan. Tapos sa hagdanan, ginawa namin sa railings doon, ng hagdanan, gumamit kami ng 1x1 na tsukulang. Tapos sa handrail niya, ito yung parang... Sa hawakan. Sa hawakan, 1x2. Napili kasi namin ganito kasi una, kumbaga sa ano, wala pa naman kami na ako pa naman. Pero in-advance na namin kasi kung may bata, mag-grip niya yung ano, makahawak siya ng maayos sa baka. Kasi 1x1 lang siya natutulang. Tapos pagdating naman sa handrail niya, itong si Baba, 1x2, kaya kayang hawakan ng bata. Na, kasi yung importante rin yun, yung hawakan na magiging maayos. Delikado. Tapos, sa hagdan, gumamit din kami ng ano, yung tiles na panghandan din. Hindi naman ito madulas siya. Tapos naglagay din na tayo ng stopper sa dulo. Oh, stopper sa dulo para hindi madulas. Ano to, ang stopper na to ay matibay dun. Hindi basta-basta no. Kasi naka-screw yan eh. Tapos may rubber siya na bandang taas. Kaya pag madulas ka, o tapos may tinig na to. Kapit na kapit, ano mo rin yun. Hindi ka madulas. Ang ginamit natin dito na tiles eh. Kasi wala silang available nung time na yun eh. Dapat ang size ng tiles na to ay 30 by 90 yung size nung tiles. Kaya lang, walang available. Ang ginawa na lang rito, 15 by 90. So, nandugtong tayo rito. Yung lapad, lapad dito nagiging dalawang latab na 15. Pero yung haba, walang bawas, walang dugtong. Yung lapad lang. So, dito, sa flooring naman, baba namin, tapos sa cylinder naman ay 60 by 60 rin. Ang iba lang namin na kulay para may panang wooden style. Tapos sa balkonahe naman, gumamit din kami ng tubular na 1x2. Kung ano yung ginamit namin rito sa cylinder na sa balkonahe, yun din yun sa taas. Pag-alabot, isa lang yung tsura niya. Tapos sa gate naman, gumamit din kami ng tubular na 1x2 at 2x4. Yun lang yung ginamit din namin. Puro yun. Tapos bandang taas nun yung may design na kapirasong clean sheet. No, clean sheet yung plancha. Ito, si Karin Santos. Shout out kay Santos Sadia ng Balinches. Ito, gumagawa ito ng mga ano. Iba namang gumawa ito. Ito yung specialty niya, yung mga pinto kasi pagdating sa mga fabrication. Mga outside din ito.
siya rin yung nag-design yun itong tinanong lang siya kung ano yung magiging medyo moment binigay niya sa akin yung ano niya ay nagustuhan naman ng aking kasama okay naman at sara matibay puro ano to tubular medyo naka-slide siya kaya kapag sa nakatayo ka sa labas makita mo yung sa loob pero hindi masyadong ano yung pagka tingin mo parang maninag mo lang pero kapag sa loob ka kitang-kita mo yung nasa labas.